Hello mga kaisla, kamusta po tayong lahat? At ngayon po ay gagawa ko ng banana cake. Itatry ko pong gumawa. Ayan, meron pa akong 5 itlog, isang saging na malaki at mahaba, tsaka isang cup ng harina, 3/4 cup na asukal, mantika, 3/4 cup din yung aking mantika, baking powder, yan, yeast. Yan po yung ating mga ingredients sa gagawin nating banana cake. Itatry po natin gumawa kung ano ba siya, magiging perfect ba o sunog. At anong resulta. Nga pala mga kaisla, kumusta po kayong lahat? Kung saan man po kayong panig ngayon ng mundo. So ayan mga kaisla, nakahanda na yung ating mixer at babasagin na natin yung 5 itlog na panghalo natin sa ating gagawing banana cake. At imimix po natin yan. Una ko po siyang imimix yung 5 itlog. Sa totoo lang, hindi naman po talaga ako marunong mag-bake ng cake. Ito'y aking eksperimento lang po. Ayan, imimix na po natin mga kaisla hanggang sa mahalo-halo siya. At yan po, ikot-ikot lang kagaya ng pagpaikot-ikot niya sa akin noon. Ayan, nahalo na po siya mga kaisla. So ilalagay po natin yung aking asukal na 3/4 cup. Ihalo lang din po natin ng mabuti hanggang sa mamix po yung asukal at ka-egg. Halo-halo lang po at isusunod po natin yung ating tawag neto, baking powder. Kunin ko muna yung aking panukat pala mga kaisla sa baking powder. So ayan na, 2 teaspoon po ng baking powder yung nilagay ko para medyo malambot po yung aking banana cake, if ever. At saka 1 teaspoon na yeast. At imimix po natin siya hanggang sa lang po, mahalo po siya at wala na tayong makitang bakas ng baking powder at yeast. Yan, halo lang po. Hindi ko alam kung anong magiging resulta nito. At ayan, medyo na mix na nga siya mga kaisla. At lalagay natin yung 3/4 cup nating oil at imix lang din po natin. Tsaka yung inismash ko nga palang saging kanina mga kaisla, yung isang buong saging, ayan po yun. Imimix na lang din po natin. Medyo mabigat ihalo yung tawag nito saging kasi hindi siya masyadong naismash. Dapat pala, inano ko pala siya, dinuro ko siya sa blender. Lang yung ginamit ko po, tinidor. So ayan, medyo halo na po at ilagay po natin yung 1 cup ng cake flour. Kung wala pong cake flour, okay lang naman po arena kasi dati gumawa din po ako, na-try ko. Arena po yung nilagay ko. So ayan, mix lang. Hanggang sa makuha po natin yung texture na pwede na nating i-stop yung ating pag-mix. Ayan, paikot-ikot lang po natin. Medyo may bilog-bilog pa nga po mga kaisla kasi gawa po nung saging na hindi ko masyadong nadurog. Kaya ganyan po yung resulta niya. Parang may mga itim-itim yung sa ng saging sa pinakagitna. Yan po yun. Tapos ayun, sakto na po yan. Ayan na po, nakuha na natin. Lagay na natin sa aking hulmahan ng cake. Ako'y kinakabahan sa ginagawa ko eh. Hindi ko alam kung anong resulta nito eh. So ayan na po siya. So ayan, after 45 minutes na pag-aantay, ayan na siya mga kaisla. Ready to eat na siya. Ayan siya, medyo siya, parang sunog-sunog. Pero sa tingin ko, hindi naman po siya sunog.
nasa 180 lang naman yung heat na inilagay ko. So ayan nga po yung kulay ng ating banana cake. Medyo sunog-sunog, may parang chocolate cake na po siya yung kulay. Ayan, hiwain na po natin mga kaisla at malalaman natin kung sunog ba siya or hindi. Ayan na po. Oops, dumudulas pa. Dahan-dahan. Tadam! So, ayan na nga mga kaisla. Hindi po siya sunog. Ayan nga yung kasabihan na don't judge a book by its cover. Muhugot pa. So, ayan na mga kaisla. Ayan po yung resulta ng ating banana cake. Ayan po siya at malambot po siya. So hanggang dito na lang mga kaisla. I love you all. Bye bye. Sorry, it's DJ.